Hello everyone! Welcome to Team Dial Adventures. Meron tayong vlog ngayon. Yay! Ang pag-uusapan natin ay travel guide para sa mga pinakabagong guidelines at protocol ng mga pauwi sa Pilipinas, magbabalik, or returning sa Philippines ng mga OFW at non-OFW. At bago natin pag-usapan yon ay i-clarify natin sino nga ba yung mga i-consider na OFW. Kasama ba doon yung pamilya nila o yung kanilang mga dependents na uuwi ng Pilipinas? Sa mga hindi pa connected sa Team Dial Adventures ay huwag kalimutang mag-subscribe, panoorin nyo, at pag-usapan natin hanggang sa dulo ng video ito ang mga updates. At huwag kalimutang mag-comment, like, and share ang upload na ito sa inyong mga kaibigan or nangangailangan ng update para sa pag-uwi sa Pilipinas. Overseas Filipino workers or OFW ay ang mga Pilipino na nakatira temporarily or nagtatrabaho sa ibang bansa. At kung uuwi sila sa Pilipinas kasama ang kanilang pamilya, ikinoconsider na ang kanilang pamilya kapag kasama ang uuwi sa Pilipinas at least isang OFW ay sila rin ay makakatanggap ng mga benepisyo ng OFW. Tulad nung nangyari sa amin, nung umuwi kami last February this year, 2021, ay ang buong pamilya namin ay libreng nakakuha or naka-avail ng hotel quarantine. Nag-stay kami doon ng 6 days. Libre rin ang swab naming lahat. May libreng pagkain. At pwede rin kaming maka-avail ng libreng transportation pa-uwi sa aming probinsya. So, OFW, kasama ang kanilang pamilya, ay considered OFW, libre. Sagot ng gobyerno, sagot ng OWA, ang ating pag-uwi, pagbabakasyon sa Philippines. Pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung mga kailangan nating malaman? Meron bang pagkakaiba kung lalapag tayo sa Manila, sa Cebu, o sa Clark? Ano yung mga dapat nating ihanda bago pa tayo mag-flight? At ano yung expectations natin kapag dumating na tayo doon sa mga airport na nabanggit ko? Sa Manila International Airport, sa Mactan Cebu International Airport, at saka sa Clark. Dahil sa patuloy na paglaganap nitong pandemic, ay nagkakaroon ng pagbabago sa Philippine regulations, pero ang patuloy at nananatiling regulations na pinapatupad ng IATF sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng quarantine ng 6 days bago magkaroon ng RT-PCR swab para sa mga returning OFW and non-OFW sa Pilipinas. So magkakaroon ng 6 days quarantine muna. Ang day 1 ay ang arrival, at sa day 6 ay kukuha na ng sample para sa RT-PCR test, at maghihintay ng ilang mga oras. Usually yung nangyari sa amin noong February ay less than 24 hours ay nakuha na namin yung result. Pinadala sa amin sa email, at yun na yung pinakita namin doon sa house parent namin para ma-process yung aming paglabas ng hotel. Bago yun ay kailangan muna nating mag-register muna tayo sa www.balikpinas.ph, at dito natin makukuha yung registration ng ECIF or Electronic Case Investigation Form. Kung dati ay doon sa Red Cross website, ay dito na sa www.balikpinas.ph itong ECIF registration natin. Kaya lahat ng pauwi ng Pilipinas ay kailangan itong i-fill out ng kompleto, lahat ng detalye kailangan ay accurate, kaya ihanda na natin lahat ng kailangan nating dokumento bago pa tayo mag-fill out nitong electronic form na ito. Ang passport at ang details ng ating flight ay kailangan nasa mga kamay natin para sigurado tayong accurate, tama ang ating ipapasok na information. Kasi naman sa mga sea-based ay www.esif.firstaid.ph. Ilalagay ko sa description below yung mga link na ito para maging madali para sa inyo ang pag-fill out nitong ECIF registration. Ipapadala sa atin sa email ang QR code na kailangan natin i-save para maipakita, para maka-proceed tayo sa mga next steps. Sa isa pang hiwalay na vlog ay pag-uusapan natin kung paano ang detalye ng pag-fill out nitong electronic
Electronic Case Investigation Form. Para rin sa mga land-based OFW ay kailangan nating mag-create o i-update natin yung account natin sa Oasis. Ilalagay ko dito sa screen or sa description yung link ng Oasis registration natin. Upon check-in natin ay bibigyan tayo ng check-in agent ng declaration and waiver form na kailangan nating i-fill out na nag-i-indicate na tayo ay healthy and fit to travel. Kapag binigay na sa atin yung declaration form, pwedeng during the flight na natin i-fill out yon kasabay ng customs form at ng arrival card. Yung tatlong forms na yon ang i-accomplish natin at bibigyan pa tayo ng ibang mga forms pag nandun na tayo sa plane. During the flight ay actually maraming binibigay na forms or slips na kailangan natin i-fill out bago tayo dumating dun sa Pilipinas, bago lumapag sa Pilipinas, ay kailangan naka-fill out na tayo para hindi na tayo tatagal dun sa immigration. Kaya huwag kalimutan magdala ng ballpen dahil nangyari nun, yung ibang mga passengers ay naghihiraman. So, nadedelay lang, tumatagal lang yung kanilang pag-fill out. So, bago kayo mag-flight, dalhin nyo ang inyong mga ballpen para ready sa pag-fill out ng maraming forms na kailangan doon sa airport pag-uwi ng Pilipinas. Pag lumapag na tayo doon sa airport sa Pilipinas ay magkakaroon ng briefing ang Philippine Coast Guard. So makinig tayo kung ano yung mga protocol na sasabihin nila at bago tayo bumaba ng plane ay kukuhanan tayo ng thermal scanning na lang yung ginagawa nila nung last time na umuwi kami. Pagdating natin doon sa Pilipinas ay didiretso tayo sa immigration. Kaya i-ready na natin yung mga documents natin at yung QR code ng eSIF, yung passport, at yung arrival card ay doon natin ipapresent. At didiretso tayo sa desk kung saan ang hotel quarantine ay i-designate na sa atin. Pagkatapos noon ay sa baggage counter na tayo pupunta at didiretso na pagkatapos nating makuha yung ating mga gamit doon sa customs check. Ang kasunod na step doon ay pupunta na tayo doon sa shuttle bus kung saan iahatid na tayo doon sa hotel assignment natin. Na 6 days na mag-stay tayo doon, libre ang breakfast, lunch and dinner. Pero kapag may gusto pa kayong kainin, ay meron namang regulations doon ibibigay at i-instruct kayo ng house parents kung paano ang delivery pwedeng umorder sa hotel. Pero ang mga yon ay may extra charges na ikaw na yung mag-shoulder kung meron ka pang gustong kainin or bilhin aside dun sa libreng lunch, breakfast, and dinner na provided ng Philippine government. Yung last time na naka-experience kami nito, nagpa-swab test kami nung day 6, ay within 24 hours nakuha na namin yung result. Pinadala sa email at ipipresent lang yon sa house parent at ipoproceed na ng BOQ, i-review yung certificate na negative result at ipaprocess na nila yung pag-uwi sa probinsya. Kung ikaw ay magpapahatid, ay tatanungin ka nila, magpapahatid ba ng bus o ng shuttle or kung taga Visayas at Mindanao ay mayroon namang mga chartered flights o mga flights na nirentahan ng gobyerno para libre ng mapadala, mapauwi sa probinsya ng Visayas at Mindanao ang mga kababayan natin. Pero kung ikaw naman ay magpapasundo sa pamilya mo, ay sabihin mo lang sa house parent para alam din nila yung sitwasyon mo. Kung positive naman ang result, huwag naman sana, ay ipaprocess naman yan ng BOQ at itatransfer yung nagpositive nating kababayan sa hospital or sa facility na magmamanage dun sa positive cases. Kailangan din nating alamin kung ano yung protocol ng LGU na uuwian natin. Pero kailangan natin kumpletuhin yung 14 days quarantine or safe isolation dun sa bahay natin. At kailangan kompleto. Meron tayong sariling kwarto, nakahiwalay, at merong sariling banyo yung ating tutuluyan para masunod natin yung protocol ng self-isolation. Ito yung guidelines kapag ang lalapagan natin ay sa Manila International Airport. Paano naman kapag sa Cebu tayo lalapag or ang landing natin, ang destination natin ay sa Cebu? Una ay mag-register online sa MCIA or Mactan Cebu International Airport website at i-fill out yung passenger arrival
registration form. Nating i-fill out yung form na yan online not earlier than 5 days bago yung departure. Kailangan nating makuha yung TRN or travel registration number pagkatapos nating makumpleto yung registration na yan. Kaiba kapag sa Cebu tayo lalapag ay walang 6 days quarantine bago ang swab test dahil upon arrival ay gagawin na nila ang swab test. Una ay ia-assist ng Bureau of Immigration or BOI ang mga OFW or non-OFW na lumapag sa Cebu para sa stamping upon arrival. Ito naman ng orientation or brief explanation ng mga protocol na manggagaling sa BOQ o Bureau of Quarantine. Mayroon ng classification or verification ng OFW at non-OFW at ang mag-a-assist dyan sa Cebu ay ang Philippine Air Force. Kaya sumunod tayo sa kanilang mga protocol para mas maging mabilis, suwabe lang, smooth yung ating gagawing mga processes dyan. Yung mga desk na designated para sa pag-arrange ng ating transportation kung uuwi tayo ng Luzon or sa NCR, sa within Visayas or Mindanao, merong mga chartered flights, kaya i-arrange lang natin doon sa mga desk na naka-assign for that. Kapag katapos noon ay doon na tayo sa swabbing na mangyayari nga within the day of our arrival kung doon tayo sa Cebu. At pagkatapos nung process na yon ay sa carousel number 2 kung saan kukunin natin yung mga luggages at sa carousel number 1 ang kasunod kung saan naman yung designation kung saan hotel tayo mag-stay habang hinihintay natin yung result nung ating swab test. Sa Manila at saka sa Clark, pareho ang proseso. Meron tayong 6 days quarantine bago ang swab test. Ang pinagkaiba lang ay sa Cebu dahil sa executive order ng local government ay on day of arrival na ang kanilang swab test. Pero ang non-OFW at ang OFW ay parehong pagdadaanan ang lahat ng proseso. Ang pinagkaiba lang, libre ang mga OFW at ang kanilang pamilya, sagot ng gobyerno, sagot ng OWA. At ang mga non-OFW ay kailangan sila ang mag-provide ng booking at magbayad sa swab test at ang kanilang transportation. So, yun yung pinagkaiba ng OFW at non-OFW sa ating travel guide na mula naman sa Philippine website at sa Philippine Airlines website at sa binibigay na information ng OWA, especially ni Ms. Mocha Usan. Assigned na OWA Deputy Administrator.